Hey guys, mega love shoutout po sa ating lahat and Merry Christmas po sa ating lahat. So ito na po ang ibang super shoutout na nagre-request nung mga nakaraan. Just keep on watching guys. So ito na nga po, 300,000 pesos OFW house project ng isang seaman. So ito po ay may tatlong kwarto at ito po ay naka-steel trusses na. Then meron din po siyang mini terrace at nakapalitada na po ang loob at labas, then sliding window. So ready for occupied or titirahan mo na lang. Hey guys, it's me again, Ref Egay Mix TV. Just subscribe and click the bell for more videos update and just call me Mr. Guys. So guys, ito na nga po ang pag-uusapan natin at tatalakayin ngayon, ang halagang 300,000 pesos ng isang OFW na seaman. So ito na nga po guys, at nakikita nyo yung floor plan kanina, yan nga po ay tatlong kwarto. So talagang sulit po ang ginastos dito dahil nga ito ay nakapalitado na loob at labas, flooring and everything. So sa madaling salita is lilipatan mo na lang. Guys, bali ang bahay na ito ay pinapagawa or pagmamayari ni Sir Christian Alexander Cabizares. At matatagpuan po itong bahay na ito sa Barangay Lagaw, General Santos City. So yan po ang hometown ni Sir Christian. So once again, congrats po sa iyo Sir Christian sa iyong 300,000 pesos na nagkakahalaga na bahay. So guys, ayan na nga po at nakikita natin at unti-unti nang tumataas ang asintada at sa kabilang side ay nakarating na rin po ang pagbubuhos nila or pagpuporma ng biga or beam. So kung makikita nyo po ang pagkagawa po ng bahay na ito ay solid at garantisadong matibay na rin dahil may mga posting nga po siya, unlike po sa mga naka-interlock. So ayan na at nakaporma na yung mga ibang poste, then ayan at nakalabas na rin yung mga pasobra nilang bakal sa taas, yung pagkakabitan ng biga, and then ayan na nga po nakasetup na. So yun nga guys, talagang sadya nga naman napakasarap sa pakiramdam na nakikita mo kung saan napupunta ang iyong pinaghihirapan, lalong-lalo na sa kagaya nating mga OFW. So yun nga po, at unti-unti nang nakikita ni Sir, nabubuo ang kanyang bahay at talagang ang feeling nito ay talagang walang katumbas na kasayahan. So ayan na nga po guys, at nakakabitan na ang kanilang bubong. So ang ginamit nga po dito is steel trusses yung pinakabalangkas niya. Then yung yero niya ay hindi po siya color roof. So ang importante dito guys is naka-steel truss siya, garantisadong matibay at siguradong hindi ka mangangamba na ito ay aanayin. Yun nga, palagi ko sinasabi. So talagang ito ay maganda ang pagkagawa nito. Sa halagang 300,000 is panalong-panalo na ito. So tingnan nyo guys, at ayan nga, pinipinturahan pa nila ito ng primer para hindi siya kakalawangin. So ito na nga po guys, at unti-unti na nilang pini-finish. So ito, sineset-up na nga ang kanilang mga paglalagay ng andamyo or mga tungtungan para sila ay magpapalitada sa loob. At ayan na nga, yung panel door din nakaredy na. At pinapahiran pa nila ito ng isulignum. So yung pong silignum guys, is yan yung kontra-bukbok or kontra-anay din yan. Kasi yung sa akin din, pinahiran kong ganyan yung hamba tsaka yung mga pintuan. Meron ding may kulay niya na dark brown na varnish, pero sulignum siya, anti-bukbok and anti-anay. So then ito nga yung mga door jam at sineset-up na guys. So talagang napakasarap sa pakiramdam pagka nakikita mo na unti-unti nabubuo ang iyong pinapagawang bahay. Ramdam na ramdam ko to guys. At kayo rin, alam ko nararamdaman nyo na rin to yung mga nakapagpagawa na ng bahay. Bali, ito na nga po ngayon at nagbibistay na sila ng buhangin para sa gagamiting pagpapalitada. So ayan nga guys, at unti-unti nang nabubuo ang dream house ni Sir at pinifinishing na po yung loob. At then yung pong kagkakabitan ng sliding window is nakaredy na rin. So ayan na nga, at talagang malapit nang matapos ang dream house ni Sir. At ito nga ay nagkakahalaga ng 300,000 pesos. Sulit na sulit po ito guys, dahil nga po ito ay labors and materials na.
So guys, ayon po kay Sir Christian na binigay sa akin na details, ang sukat nga po ng bahay na ito ay 24 feet by 28 feet. Meron po siyang tatlong kwarto, kitchen and dining area, salas, and CR. At meron din po siyang mini terrace or porch. Then, yun nga, steel trusses na po ang ginamit dito. So, ayan na nga guys, unti-unti nang natatapos ang pagpapalitada hanggang sa taas. Ayan, at nakikita nyo. Tapos, yung window naman niya is naka-setup na rin guys at ready for installing na siya ng sliding window. Then, ito naman guys, yung kanilang kitchen. Ayan, may buhos na rin. So, talagang hindi na mapipigilan ang dream house ni Sir na ito ay mabubuo na talaga at makakamit na niya ang kanyang pinapangarap na bahay. So yun nga po guys, palagi ko sinasabi na huwag po tayong matakot humarap sa ganitong pagpapagawa ng bahay. Kung meron na po tayong budget at tingin nyo ay pwede nyo na isimula, ay isimula na natin at hanggang sa tayo ay makapag-ipon at paunti-unti natin itong mabubuo. At kagaya ng ginagawa nito ni Sir ay malapit na niyang matapos ang kanyang dream house. So talagang walang imposible guys, basta't ginusto natin at tagpupursigido tayo sa buhay. At lalong-lalo na, ito ay nagtitiwala tayo at nagdarasal sa Puong May Kapal. So guys, bali ito na nga po ngayon, dito na ngayon sila sa flooring. So kung nakikita nyo guys, is meron na po siyang bakal na nilalagay. At ito nga, naghahalo na sila para mabuhusan na ng flooring. So yun nga, totally finished na po ito, loob at labas, nakapalitada na. So, hanggang flooring is ito na nga po ang ginagawa nila. So, ang finishing na lang nito guys ay kulang na lang ay tiles. Gaya nga po ng sabi ko kanina, anytime pwede na po itong tirahan or lipatan. So guys, ito na nga po at nakikita na natin, naka-finish na po at nakapalitada na ang loob. Then ito na nga, nakakabit na rin yung mga door jams niya. And then, yung kanilang sliding window ay naka-install na rin. Ayan, at nakikita po natin sa picture. So, ito na nga, at nag-i-install na rin na sila ng mga panel door. So, talagang buong-buo na itong bahay ni Sir Christian. So, yun nga po, once again, congrats po sa iyo, Sir Christian, sa iyong achievement na ito. So, kagaya po nga natin mga OFW, ako, ikaw, tayong lahat, guys. Meron tayong mga kanya-kanyang pangarap sa buhay. And then also, pagka meron tayong na-achieve sa buhay, at syempre, proud na proud tayo, di ba? So lalong-lalo na pag-uwi tayo ng Pilipinas, talagang taas no tayong haharap sa tao dahil meron tayong maipagmamalaki na ating nakamit sa ating pagtatrabaho bilang isang OFW. So ito na nga po guys at nakikita natin buo na yung bahay. Ayan, may sliding window na, panel door, nakapalitada loob at labas, then steel trusses po at meron po siyang terrace. So talaga nga pong napakasarap sa pakiramdam at maipagmamalaki mo talaga ang sarili mo dito. Dahil ito nga at nakapagpundar ka ng sarili mong bahay at ito ay malaking achievement ng mga lalo na sa ating mga OFW. So yun nga po guys, ayon po sa binigay na details ni Sir Christian na ang sukat nga po ng bahay na ito ay 24 feet by 28 feet. Meron po siyang tatlong kwarto, kitchen and dining area, sala, CR at terrace. So yun nga po, ang ginastos nga po daw niya dito is 300,000 pesos labors and materials. Yan po ay pundar ng isang OFW seaman na isang ang trabaho ay messman sa isang barko. So once again, congratulations po sa inyo, Sir Christian Cabizares. So thank you din po sa pag-share ng inyong house para maibahagi natin sa ating mga kababayan para magkaroon din ng inspiration or ma-motivate na makapagpagawa rin sila ng kanilang sariling bahay. So yun nga po guys, mega love shoutout po sa ating mga kaibigan na si Yuli TV from Riyadh, Saudi Arabia, Alan Tagaka from Qatar, Michael Angelo Estrada, Lucy Bu, Faithful, Celia Mapusaw, Rem KSA from Dammam, Saudi Arabia, Mercy Lato from Riyadh, KSA, Emma Canyedo, and mega love shoutout din po sa ating kaibigan na si Evelyn Macanas from Hong Kong, Erbin Full from Dubai, UAE, Dubai Civil Defense, Elisa Yumul from Egypt, Sil Lins Vlog from Qatar, Marcia Foods from Japan, Maria Escanilan, Gemma Kakanindin,
And mega love shoutout din po sa ating mga bagong subscribers, Julius Ruscha, Bay Pasandalan, Rene Renegado, Sir Fons, Ban Super Special, Juby Sasiaco from Kuwait, Patis Diary, Papa Tom's Vlog, Manay Mirna Demesa, OFW Love Trip, and Jagno Vlogs. And also mega love shoutout Norman Corpus, Epros Mariano, Hilda Prianes, and Jennifer Galleros. So yun nga po guys, mega love shoutout po sa ating lahat and advance Merry Christmas po sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating mga OFW. So sa ngayon, ayan muna po ang shoutout natin at mag-comment lang po ang mga gustong magpa-shoutout at ilagay ang inyong bansa at kung sa Pilipinas ay kung saan kayo naroon. So yun nga po guys, maraming salamat po muli sa inyong panonood at kung bago ka pa lang dito sa channel ko, mag-subscribe ka na agad at i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos natin about sa pagpapagawa ng mga bahay at may halong inspirational video or hango-tungo sa buhay na nagpapagawa ng bahay, hatid sa inyo ng inyong lingkod, Ref Egay, at ng ating kaibigan na si Mr. Guys. So maraming salamat pong muli sa inyong panonood. Ingat po tayong lahat and God bless po sa ating lahat.